Ang video pong ito ay hindi nagnanais na ipahiya ang kahit na sinuman personahe sa nasabing video, ginawa po itong video upang e-promote ang aming YouTube channel, maraming salamat po. Round 1. Kakatapos lang ng first presentation ni Brother James at may 10 minutes first cross examination na gagawin po ni Boy Letra. Okay, so bibigyan na po natin ang pagkakataon, no, na magtanong si Brother Boy Letra John Paulo ng 10 minuto. Brother John Paulo, magsisimula po ng inyong oras pag kayo nagsasalita na. Go ahead. Alright, so maraming salamat Mr. Moderator, my friend, Brother Dino Diaz, at sa presentation ng aking katunggali si Brother James ng Baptisto. Unang tanong ko, Brother James, sa lahat ba ng sinitas mong mga talata, meron bang sinabi dyan ng mga apostol o ni Kristo na ang aking iglesia ay tatawaging Baptist Church? Nandun yung salitang tatawagin, letra po letra na, tatawaging Baptist Church. Kung meron, sabi mo meron. Kung wala, sabi mo wala. Honestly, nasagot, direct answer. Uulitin ko, Brother James, meron bang mababasa dyan, letra po letra, na tatawaging, na sinabi ng mga apostol na ang iglesia ang tinatag ni Kristo, ang iglesia ay tatawaging Baptist Church, letra po letra, meron wala? Meron. No? Ang sabi niya, he that believe and is baptized shall be saved. Baptist he is sotesetai. So yun dong Baptist ay maliligtas. Si Kristo po nagbanggit noon, ha? Baptist he is sotesetai daw, maliligtas. Hindi po niya sinabi doon Roman Catholic sotesetai, hindi po ganoon. Baptist pong binanggit. Kaya tama, Baptist talaga ang tinatag ni Kristo. Sinabi ni Kristo, salita ni Kristo. No? Next question. So, sunod na tanong ko, sabi mo meron, this is my follow-up question, honest lang din nasagot, no? Sa Hebrew, sa Greek, original Greek text ng mga sulat ng mga apostol, saan dyan yung salitang katumbas ng tatawagin sa Greek text? Saan? Direct answer. Word, ha? Greek word yung inihingi ko, ha? Taga muna, this is the direct. Taga muna, bro. I-ano ko muna, no? Ang hinahanap ko para sa mga listeners, yung salitang tatawagin, hindi yung baptist, no? Yung salitang tatawagin. Saan sa Greek text yung katumbas ng salitang tatawagin? Sa talatang binigay mo? Direct answer, bro. Greek yun text. Na nga, yun na nga, sabi ko, nandun na nga, bro, eh. Kasi ang sabi doon, bro, ha? He that believe in his baptism shall be saved. Ang Greek noon, baptist he is. Yung baptist he is, ang meaning po niya sa text. Objection, Mr. Moderator. Can I object, Mr. Moderator? Address ko sa'yo. Yes, po. Objection. Okay. Ang concern ko kasi, Mr. Moderator, hindi na nga ako gumamit ng ano. Hindi na nga ako nag-categorical. Pero ang tinatanong ko, hindi yung baptist. Cleaner ko yan, eh. Ang tinatanong ko, yung salitang tatawagin, hindi yung baptist na sa katumbas. Ang tinatanong ko, Greek text ng salitang tatawagin. Okay, kasi yan follow-up question ko, eh. Counter-objection lang. Yes, po. Counter-objection, Moderator. Ang counter-objection ko, sumasagot ako. Sinasagot ko na siya, eh. At sabi ko, andoon na. Kasi ang meaning niyan, si Strong's definition, to profess the name, sabihin pangalan. Anong pangalan? Baptist he is, yung sa Terry Slickson, nakita mo yan? To profess counter, the name. Counter-objection. Okay, pa. Okay, Moderator. Sandali lang po. Moderator's time. Okay. Nakuha ko po, no, ang bawat ang objection at saka counter-objection, nakuha ko din po yan, mga kapatid, no? Dahil po bi sa akin narinig din as moderator, hindi naman po categorical yung tinatanong. At asakat sa roles po natin, kung hindi categorical, kahit ano pong isasagot yan, i-consume niya po yung oras. So, moderator's decision. Next question. Proceed the time. Ulitin ko, Mr. Moderator, ulitin ko na lang, no? Ang hinahanap ko, Brother James, sana maintindihan mo, no? Kasi tanungan to, eh, debate to, eh. Greek word ng katumbas ng salitang tatawagin. Tatawagin, hindi yung baptist, bro. Greek word ng salitang tatawagin. Yun lang, bro. 20 seconds. Greek word ng salitang tatawagin. Kasi sabi mo, meron, eh. So, kung meron, pakibigay, bro. Walang categorical, pero sana in 20 seconds may ibigay mo yung Greek text ng katumbas ng salitang tatawagin. Yun lang. Sige, sagot. Okay. Ang tanong mo kasi, katumbas. Ang katumbas nga niyan, baptist, eh, is... Tignan mo yung leksikon na kita objection, mo. Objection, Mr. Moderator. Mayan ka na naman. Mr. Moderator, sumasagot ako. Objection, dapat... Can I object? Hindi naman ako sasapa, mag-object lang ako direct, okay, granted, ako sa'yo, granted, Mr. Moderator. Granted. Oo. Ang tinatanong ko, Mr. Moderator, hindi nga yung baptist he is. Kasi malinaw yung tanong ko, eh, Mr. Moderator.
Yung salitang okay. tatawagin, ano sa Greek noon? Yung salitang tatawagin. Okay, okay, okay. Okay, counter objection. Oh, yun lang, Mr. Moderator. Counter objection. Makinig siya sa sagot. Kung hindi niya matanggap ang sagot, makinig siya, mag-expression siya, magtanong siya ng panibagong tanong. Kasi ito yung sagot ko. Sabi mo kasi katumbas, ibig sabihin ka equal word. Ang equal word ng calling, Baptiste, is sa Thayer's lexicon, to profess the name. Pag sinabing to profess, tawagin. Ha? Okay pa, to okay pa. Tawagin. Okay pa. Moderator's time. Okay na po. So based po sa ating narinig mga kapatid, brother Paulo, no? Kahit ipipilit natin 'yung hindi, hindi categorical po. Ganun pa din po 'yung kanyang isasagot. So moderator's decision po. Next question tayo para makausad po tayo. Continue yung oras. Okay. Yung salitang baptize is, bro. Ano ba ang ibig sabihin niyan? Mabautismuhan o tatawagin? Categorical. Oh, ang sagot ko nga, tatawagin nga, pinakita ko na nga sa iyo eh. Bigyan mo naman ako ng time. Ang sabi diyan sa Texas Strong's definition, no, Baptist, hindi Roman Catholic na, yun ba'y katumbas sa tawag? Oo, oh, to profess the name. Pag sinabing to profess diyan, Paulo, calling yan. Call the name. Anong name? Baptist eh, si Kristo nagsabi doon sa Mark 16:16. Yung Baptist eh, is pangalan na siyang maliligtas, na siyang Soma Iglesia sa Unang Korinto 12:13. Eh, hindi Roman Katolikos 'yan. Next question. Ano po ako? So, yung baptism is pala as a premise, hindi pala 'yan katumbas ng bautismo, mabautismo. Ang katumbas pala niyan base sa unawa mo ay tatawagin. Tatawagin. To be clear lang ha, confirmatory. Hindi pala 'yan baptism, ang katumbas pala 'yan base sa unawa mo ay tatawagin. Yes or no? Confirmatory. Mali, wala akong sinabi na hindi yan. Objection, Mr. Moderator, hindi tama o mali. Hindi. Objection, Mr. Moderator. Okay. Moderator's hindi time. Hindi tama o mali. Moderator's time, objection. Ang counter-objection, ang objection ko, Mr. Moderator, wag mo na lang siyang warningan. Okay lang naman yan. Pero, yes or no, confirmatory, categorical yes or no, na hindi tama o mali. Ang tanong ko, no. Yung salita pa lang ebaptistes, yung ginamit mong Greek word. Base sa sagot mo, hindi pala yan mabautismuhan, no? Ang unawa mo pala diyan ay tatawagin. Base sa follow-up question to, no. So, confirmatory, ang unawa mo ba diyan sa baptize is ay tatawagin, hindi mabautismuhan. Confirmatory yes or no? No. Okay, sandali lang. Moderator's time. Moderator's time. Counter objection? Sinagot ko siya kanina. Sabi ko, no, mali siya. Wala akong sinabi na hindi yan magkatumbas. Di ka nakikinig sa aking sagot. Ang sabi ko, yan ay profess. At wala akong sinabi na hindi yan katumbas sa bautismo. Kasi nga, nakalagay nga dyan. Okay po. Moderator's time. Ito na lang. Moderator's time. Okay, moderator's time. Kasi counter objection at saka objection yan. Okay, bibigyan kita ng 20 seconds, Brother James. No? Sa pagsagot, go ahead. Ang sabi ko, no, mali ka ng pagkaintindi. Wala akong sinabi sa'yo sa harap ng sarap sa live na hindi yan katumbas sa bautismo. Ang sabi ko, yan ay pagtawag at the same time, yan ay baptist. At yan din po ay bautismo dahil yan po ay multiple meaning. Kaya nagkamali ka, hindi ka nakinig sa aking sagot. Ang tanong mo kasi kung pangalan din, profess the name. Oh, hindi nasagot yung tanong ko. Pangalan yan. Hindi yan Roman Catholicos. Wala kang mababasang Roman Catholicos. Baptist yan. Next question. Proceed time. Sunod na tanong. Oh, sige, pagbigyan na lang kita. Diba, ang papatunayan mo, Baptist Church, sabihin na lang nating noun yan, no? Just sa Greek morphology mismo, ng salitang baptise, sa lahat ng talatang ginamit mo, meron ba dyan sa Greek morphology na noun o verb o adjective? Ano yan? Noun, verb, adjective? Pili, categorical. Meron ba yan eh. Sabi ko nga, merong noun. Oh. Objection, Mr. Moderator. Sabi hindi ko sinasabi noun, eh. Kung meron. Objection muna, Mr. Moderator. Can I object lang? Yes. Ang tanong ko, Mr. Moderator, categorical, sa Greek morphology ng Baptist Hei, sa lahat ng talatang ginamit niya, ano ang Greek morphology niyan sa part of speech ng sanga ng Greek morphology? Diyan mismo sa salita na yan. Verb, adjective, or noun. Pipili lang siya doon. Ito, verb, adjective, or noun. Counter objection? Sasagot ako. Counter objection?
Hindi po, hindi po kayo pwede mag-decide. Ako po. Objection yan eh. Counter-objection? Yan, yeah, counter-objection ko sana sasagot ako. Wala na akong counter-objection. Sasagot ako. Okay, continue yung oras. 23-20 seconds. Go ahead. Ang sagot ko, may noun. Kasi ang morphology, hindi naman yan lexicography. No? Ang hanapin mo yung lexicon. Yan po, yung sinasabi mo dyan na yan, ano yung case niyan. Merong noun, merong verb. So, kung ano man yung tanong mo, nasagot pa rin yun kasi may noun nga eh. Kaya nga, Baptist nakalagay dyan eh. Malaking titik pang noun yan eh. Hindi naman verb yan, oh. Tingnan mo. Baptist. Verb ba yan? Noun nga yan eh. Ang morphology, objection, Mr. Yun. Next sige, question. Sorry lang. Objection muna ako bago ako mag next question, Mr. Moderator. Kasi yung ginamit niya kasi Baptist is hindi naman yung lexical contextual interlinear yan, hindi yan lexical. So dapat dun siya mismo sa salitang contextual na Baptist is hindi dun sa baptism na lexical. Ganito. Moderator's time na lang. Moderator's time na lang. Wait lang. Next moderator's time dahil next question na ito, Brother Paulo. Itanong nyo na lang sa next, tapos kung hindi niya po mabigayan o hindi niya po kayo ma-satisfy sa sagot niya, lilinawin nyo na lang po sa inyong pag-rebat mamaya po. So, next question po natin yan kasi tapos naman yung sagot eh. Next question. Okay. Sige. Kasi contextual yung ginamit mo, Baptist is, tsaka iyan talaga yung nakasulat dyan sa ano, sa premise, yung contextual yan talaga yung nakasulat sa Greek text, sa interlinear, na i-translate lang sa interlinear. So, ang tanong ko, binasa ko dito sa Greek morphology based on my question as a premise. Ang part of speech dito, verb, hindi noun. So aminin mo na bro, nagsinungaling ka based on my question. Aminin mo na, nagsinungaling ka, sabi mo noun. Yes or no? No, ikaw nagsinungaling. Sabi mo kasi hindi lexicon. Ako nabasa ko, Thayer's Greek lexicon, no? Hindi ikaw nagsinungaling, hindi ako. Kaya nga sabi ko si ang morphology, hindi yan lexiconography. Ang ginagamit ko sa iyo lexicon ng baptizo ng ibaptistimen, yun yung ginamit sa original ibaptistimen. Ang lexicon noon at ang case noon, noun at saka verb, pareho lang yun, baptist din next yun. Next question. Name din yun, hindi Roman. Next Catholic question. Objection muna, next Mr. Question. Moderator, bago ako mag-next question. Objection muna. Kasi sinabi niya na ganito kanina na lang bro Carlo, no? Ganito na lang bro Paulo. Bro Paulo, wait lang po. No, next question na po, itanong nyo lang po sa ulit po. At doon lang po kayo, doon na lang po kayo mag-object po sa panibagong tanong. Kasi po, naubos na po yung oras na ukol po dito eh. So, next question. Pero nakakat yung time tuwing mag-object ako, Mr. Moderator. Yes, naka. Opo, okay, automatic salamat. Po. Nakikita ako po sa screen. Sige. Di ba, Brother James, ang original na salin talaga dyan, yung contextual, hindi yung lexicon na baptiso. Na iyon din naman yung binasa mo, e baptisemen, hindi naman yung baptiso. Yes or no? No. Pinipilit mo, kaya ang Greek lexicon, yun yung definition ng term. Ang morphology, hindi ang lexiconography, ano ka ba? Ang binabatayan dyan, yung term at saka yung Greek lexicon, yung definition. Doon mo makikita ang cases sa definition. Kaya nga nandito yan, no? Ano yung parts of speech? No, meron siyang verb, meron din siyang noun sa definition. Definition objection mo na nga, Mr. Moderator. Definition, no? Para makapag-object ako. Sinasagot ka na nga eh. Sige pa, hindi, granted, objection. Kasi, Mr. Moderator, hindi naman yung lexical yung ginamit niya kanina. Hindi naman doon ako nagtatanong. Ang tinatanong ko, kasi ako yung nagtatanong, ang tinanong ko, yung Greek morphology, sa part of speech ng salitang ginamit niya na binasa niya ng ibaptisemen ng yung ginamit okay niya na ibaptisemen. Okay, hindi yung lexicon, Mr. Moderator. Okay eh. Na po, okay na po. Iba yung moderator's time. Bro Paolo, okay na po. Counter-objection? Counter-objection ko, no? Yung morphology, hindi yung lexicon. Ang pinapatunayan natin dito yung meaning at saka yung biblical text. Yung morphology, hindi lexicon. Ng okay pa. Old New Testament. Okay, nakuha ko. Nakuha ko. Ganun lang po. Moderator's time. Pag objection na po, at may counter-objection, wag na pong mag-objection kasi hindi tayo matapos. No? Ganito po, narinig po natin na categorical, bro Paulo, yung tanong mo. Nasagot niyo po ng categorical.
So kahit ano pang gawin niya dyan, kasi paliwanag niya yan, na wala tayong magagawa doon basta hindi siya naka-violate doon sa categorical. Siguro kung iba yung sagot niya doon sa hinanap mo, tanungin mo siya dyan sa ano kung yan ba talaga. Ganun ito na lang gawin natin, Bro Paulo, no, para hindi tayo magawa. Next question po tayo. Oh, sige. Ulitin ko yung tanong ko, ah, Bro James, no. Ang tinatanong ko hindi yung lexical na. Kasi alam ko na yan, Bro. Ang tinatanong ko, Bro, part of speech, Bro, hindi naman na meaning ng lexicon nung root word ng lexicon, lexical, lexical na. Ang tinatanong ko, Brother James, part of speech nung salitang original na sinulat diyan na i-baptist, I mean, hindi yung lexicon na, lexical, Bro James, ha. Ano yan sa part of speech? Sa pagkakasulat, pati sa mga lahat ng Bible, verb or noun? Sagot. Buot niya ang sagot ko. Pwede ba huwag ka mag-object ng object kung sumasagot naman ako sa iyo? Pwede mo matanggap yung aking sagot, makano ka. Objection, Mr. Moderator. Objection. Sumasagot ako ng kategorikal, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Ah, yes, objection po, objection. Bakit yung explanation niya? Bawalan niya ako mag-objection, Mr. Moderator. Debate ito, Mr. Moderator, eh. Sagot ko yun, bro. Kasama yung sagot. Okay, sandali lang po. Counter objection? Kasama yung sagot ko, kaya nga ako nag-vote eh. Tapos counter objection? Ano, mag-usap na kayong dalawa? Counter objection? Okay, walang counter objection. So ito, no? Brother Paulo, sumagot siya ng both. Narinig po natin yan. Siguro sa pagkakataong ito, warningan muna kita, bro, ha? Para po maganda yung ating usapin at mag-ano tayo, yung magbantay tayo. No, magbantay tayo kung ano po ang ating pagkakamali, no, regarding po dito. Oh. So, kakatanggap po ng unang warning, bigyan natin ng oras pag sumagot, bro, ng categorical, bigyan natin ng oras kasi may kakibat 'yan eh. Doon nga sa sinabi mo, doon sa pag-object mo, bro. Bro Paulo, wait lang, makinig mo na. Doon sa pag-object mo, bro, kung hindi ka satisfied doon, i-rebat mo na lang mamaya po. So, proceed tayo sa next question. Sige po. So, sunod na tanong ko, Miss Brother James, no? Sunod na tanong ko. Sabi mo both, no? Ang isang word ba, bro? Meron ba? Ang isang single word, bro, sa isang sentence. Sa sentence na ginamit mo dun sa 1 Corinthians 12:13. Sabay ba yan na both verb and noun? Yung unawa mo dyan, sabay? Yung uses niyan, both verb and noun? Confirmatory based on your last answer, confirmatory, sabi mo both. So ang tanong ko sabay bang uses ng ibaptisemen o yung part of speech ng verb at noun, confirmatory, yes or no? Kasi pag sumagot ako, ano ka naman, sumasapaw ka eh, bastos ka eh. Objection, Mr. Moderator. Sagot lang po. Sagot lang po ng direct. Hindi po, wag mo nang sumagot, Brother Apollo. Sagot po ng direct. Sa kanya, both. Kung mag-object siya ngayon. Continue oras, continue oras. Okay. Ang sagot ko, both. Ang morphology, hindi yan cases. Forms of ano yan, language yan, hindi cases yan. Kaya mali yung tanong mo eh. Ang itanong mo, yung case, kung case ka, sa case ka magtanong, hindi sa morphology, dila ako ito. Morphology, structure ng form of language, ng Greek. Ang sagot ko sa iyo, both applied sa noun, applied sa verb. Tingnan ko yung pinagkita ko sa iyong leksiko, no? Next question? Next question? Okay. Mr. Moderator, hindi na ako nag-object. Kaso nga lang, Mr. Moderator, ang tanong ko, yes or no, Mr. Moderator. Next question? Narinig. Na-notice mo, Mr. Moderator? Honored Moderator. Honored the decision of the Moderator. Okay. Narinig ko po both po yung sagot. So, proceed tayo next question. Sunod na tanong. Sa isang tanong, pwede sagot yung yes or no, both? Both na yes or no? Saan kalata yan? Saan mo na nabas? Teka muna. Brother James. Saan mong sentence na yung yes or no, pwedeng both? Saan mo nabasa yung ganyang ano? Na yung yes or no, pwede siya sabay both na isagot saan? Sa isang tanong. O saan? Sa sagot ko. Sige. Ang sagot ko sa iyo, both, pwedeng noun, pwedeng verb ang ibaptisement. At hindi morphology. Time? Morphology ay form. Hindi time? Case. Time na po, time. Ayun. Maraming salamat po mga kaibigan at kapatid. No? Medyo mainit po ang pag-uusap kahit po moderator. Nahihirapan po dito. No?
Puro kasi nung alingan, eh, pinalipit nyo yung salita ng Diyos eh. Pinapalipit nyo. Mantakin nyo, yung verb tsaka noun, nag-function sa isang sentence, sa isang word. Saan yan? Brother James. Time. Ayun. Salamat. Ayun po mga kapatid, no? Shout out lang dyan sa mga nag-comments at nanonood ng ating live debates, no? Maganda po mga usapan mga kapatid. Ngayon, hindi na po natin patatagalin, bigyan natin ng ilang minuto ba? Sampo? Sampo minuto bro. Ten. Okay, sampo minuto sa pagtatanong si Brother James sa ating negative. Brother James Orenciada, meron kang sampung minuto. Go ahead. Construct muna ako. Salamat sa paglatag mo, brother. Construct ko na ako kasi kanina lumalabas, parang nagda-doubt ka na ang verb at noun sabay. Tanong ko, no, sa Greek language ba? Ha? Language ng Greek. Oh. Grammar ng Greek. Parts of speech ng Greek. Yun bang verb pwede maging noun o hindi pwede? Pwede, pero iibahin mo siya ng ano, magiging pupunta siya sa mga root word. Pero yung ginamit mo, bro, hindi pwede sabay. Pwede, pero sa ibang talata, iibahin mo mismo yung word. Doktorin natin yung word, gagawin natin verb yung noun. Pero sa binasa mo, verb yan eh, nagsinungaling ka eh. Jan 844 yan eh. Jan 844 sa demonyo, Brother James, kasinungalingan. Next question. Next question. Salamat sa sagot. Okay, next question. Yun, oh, bang, yun bang Greek morphology? Kasi gumamit ka lang din naman ng Greek morphology. Mm. Yun bang Greek morphology? Yan ba, ha? Yan ba ay study of cases o study of forms of language? I study yan ng usage ng word. Usage ng word, nandiyan yung part of speech. Iba-iba. Direct na yan, doon sa sinabi, yung ginamit mong talata kanina, iyan yun, hindi yun lexical, bro, layo ng sagot mo, lexical. Verb yan. Buti pa nga sa ibang talata, yung mga pitil inumin pagkain, yung baptist doon, no, yung noun ni. Eh. Ibig sabihin, consistent pa pala yung kamember nyo na kutsara tinidor pagkain, kasi noun yung baptist doon, no, hindi verb. Next question. Oh, ayan, yung next okay. Question, sige. Okay, so, sabi mo, words. Mm. Kaya nga. Sang-ayon ka ba? Okay, pakita ko sa'yo. Sang-ayon ka ba dito sa morphology Greek? Na ang morphology Greek is the study of structure of words, systems, of forms of language, not cases. Sang-ayon ka hindi? Tama nga, uses nga yan, instruction. Kaya nga dyan ako nagtatanong. E ba't pumunta ka sa lexical? Tas objection mo na, pakat that time, Mr. Moderator. Pakat ng time. Okay po, cut the time. Bakit si Brother James, parang isip bata, nag-isip bata na, sasayaw-sayaw dyan okay, eh. Dapat, direct po, moderator's time. Direct po sa moderator. Go ahead. Oo, oh, yun nga, Mr. Moderator, sayo ko nga dinirek, Mr. Moderator, sabi ko, objection, cut, pakat ng time. Pinakat ko yung time. Bakit si Brother James, bakit na parang nag-isip bata na to, sasayaw-sayaw dyan sa camera? Anong nangyari? Personal mo naman ako, magpatuloy ka lang. Hindi ko nga pinapersonal, bro. I have the right to object na dapat mag-ayos. Moderator's time. Wala pang sagutan. Moderator's time. Moderator's time. Okay, counter objection. Bro Dino, itong counter objection ko. Magpatuloy lang siya. Hindi ko naman siya. Counter objection? Naririnig ba ako? Oh, counter objection ko sa'yo. Ako ba? Ang counter-objection ko, okay. Bro, magpatuloy lang siya. Hindi ko naman siya ginugulot. Opo, opo. Nagagalit siya. Ganito na lang siguro. Okay, moderator's time. Ganito na lang siguro, no? Brother James, no? Moderator's time. Okay, i-honor niyo po, moderator. Ganito na lang siguro, Brother James, ano po, na huwag ka na lang masyadong gumalaw sa, ano, no, sa, kasi naka, ano, baka, nakaka-disturb po sa sagot niya. Or, ano, bro, Paolo, no, continue lang din tayo sa ating sagot. Brother James, no? Be professional po tayong lahat dito, no? Okay po. Iwas tayo distraction at kung sumagot tayo direct po. No, okay po. So, next question. Okay. Thank you. Mr. Moderator, hindi pa ako natapos magsagot kasi nag-object ako kasi nga nanggugulo siya eh. No unpro, meron ba kayong okay po, no? Na no unpro attitude? Saglit lang. Bro. Ganito na lang, no? I-proceed natin sa next question.
Tapos yung oras mo na po, no, i-continue lang mamaya sa pagtatanong na, brother, no? Okay? Sige. Pagsagot pala ni Bro Paulo, i-continue na lang. So, next question. Okay na. Okay, sagot muna siya, bro. Kasi brother James, sagot muna siya. Sige. Moderator's time, next question. Next question. Question na? Okay, sige. Okay, ito yung next kong question. Okay, ha? So, wag mo na po ituloy yung oras. Sasagot na lang po. Okay, next question. Okay. Ginamit mo kasi yung ano, bro, John Paul, ha? Ginamit mo ang 1 Timothy 3:15. Tapos binanggit mo dyan, Iglesia daw. Ang tanong ko, meron ba akong nabasa dyan, bro? Word for word, bro? Sa Greek, Iglesia Romaios Catholicos. May nabasa ba akong ganun dyan? Wala. Wala. Mababasa mo yan sa Roma 16, 20, talatang 20. Roma 16, talatang 20. Kay Holistes Ecclesias, paralel, Roma 1:16 hanggang 17, Roma 1:17 hanggang 8, ang mga taga-Roma, mga inibig ng Diyos, tinawag na magbanal kay Holistes Ecclesias dun sa Greek interlinear. Acts 9:31, marami pa talata. Okay, next salamat, question. Bro. Next question po, ginamit mo yung Acts 9:31, binilugang ko. Sabi mo, meron daw dyan. Meron ba akong mabasa dyan, bro? Romaios? O wala? Wala nga dyan, bro. Sinagot kita kanina dun sa talatang 16. Roma 16, talatang 20. Sinulat sa Roma. So yung kay Holistes Ecclesia, sa Roma yun. Walang din naman sa Amerika, sa New York eh. Tapos, pinaralel ko lahatan na kay Holistes Ecclesias, Acts 9:31, hindi mo yan kayang tutulan kasi nakasulat yan. Yung sa inyo, verb bro eh. Ayan, adjective yan kasi descriptive names. Ang talo ka na. Next question. Kasi dito sa Hebrew yung... Next question. Okay. Okay, ginamit mo yung Roma 1:8. Yun bang throughout doon sa Greek? Yun ba'y Katolikos o hindi? Katolikos yan sa CCC namin paragraph nalimutan ko na no. Yan yung diyan kinuha yung salitang Katolikos through all throughout. Diyan naman talaga kinuha yan. Kaya nga futuristics doon sa Isaiah 56 talatang 7 tatawaging bahay dalangin ng lahat ng mga bansa nung i-translate sa Latin universal ecclesia. Yung talatang ginamit mo, pinakain mo sa mga tao, verb yun eh. Instruction of word non verb. Hindi next mo pwedeng pagsabay yun. Next question. Next. Okay. Okay. Ang tanong ko kasi sa iyo kanina, yung throughout, sabi mo kata. Kung mabasa ko bro, hindi kata bro, kundi N. Tatanggapin mo yung talata na babasahin ko, hindi kata nakalagay, kundi N. Tatanggapin mo yung talata, yes or no? Hindi ko nga tatanggapin yung unawa mo. Kasi nga dyan nga hinango yan, tsaka doon sa Roma 16, talatang 20. Objection. Oh. Okay. Objection? Sige. Object ka. Ang objection ko, hindi ko tinatanong yung unawa ko eh. Ang tinatanong ko, tatanggapin mo ba yung talata na aking babasahin sa Greek na hindi yung Katolikos, kundi N? Tatanggapin mo yung Greek doon na N? Okay, moderator's time. Narinig ko po, Brother James, yung sagot niya, hindi niya tatanggapin. Kasi categorical, tatanggapin o hindi. Narinig ko una, hindi niya tatanggapin. Ano po? So, i-continue po natin oras, Brother John Paulo. Okay. Salamat. So dito sa Roma 16, talatang 20, ito yung ginamit ko sa yung verse, pinaralil ko lang dyan. Kay Holistes Ecclesias, itinanslate sa Latin ng Universal Ecclesias, means Universal Church, nakaparalil, doon sinabi ni Propeta Isaiah, Propeta ng Diyos, Isaiah 56, talatang 7, tatawaging bahay dalangin ng lahat ng mga bansa. At marami pang talata, bro. Salamat. So, sang-ayon ka na ang nabasa ko doon, N, hindi Katolikos. Sang-ayon ka, nang nabasa ko N, hindi Katolikos. Sang-ayon ka. Hindi nga ako sang-ayon. Sasagot na ako. Sige pa. Hindi nga ako sang-ayon sa unawa mo. Katholes yan, hindi N. Ano ka ba? At saka dito yung ginamit ko sa yung verse, Roma 16, talatang 20. Pinaralil ko lang dyan kasi sa Roma tayo eh. Romano ko, Romano Katolikos ako eh. Kay Holistes Ecclesias, i-translate sa Latin na Universal Ecclesias. Letra po letra. Para rin, Roma 1:7-8, Roma 11:12, Mateo 28:19-20, awit sa marami.
Sige. Ano po mga nilatag? Di ka lang ha. Tingnan ko yung mga nilatag. Tingin ko wala ka nang nalatag eh. Pero, ang dami po nga. Wave ko na kasi wala ganong. Ready na. Objection, Mr. Moderator. Anong nalatag? Objection, Mr. Moderator. Wala mo na pong sumapaw. Oh, winave ko na nga eh. May objection lang ako, Mr. Moderator. Moderator's time. Wala po na. Moderator's time. Ganito po. Sige. No? Ang moderator's time po, oras ko po ito. Makinig po muna ang dalawang debaters. Ano ba yan? Bakit? Yung oras itigil yan. Ibalik doon kanina. Ibalik. Ayun. Okay. Umaalis yung oras ah. Bakit four na. Brother Ken, four. Four. Okay. Brother Ken, pag moderator's time, automatic itigil ang oras ha. Ganito po, huwag kayong mag-usap direct. Kung mayroong objection po, i-ano nyo po, i-direct nyo sa moderator, no? Sa akin po i-address kasi hindi maganda po yung inyong pag-uusap. Dalawa kayong nag-uusap, opo. So, ano objection, Brother Paolo? Nag-side comment kasi siya, wala daw akong ganong nilatag. Malinaw dito, narinig ng mga tao yung sagot ko, ang dami kong talata. Genesis 3:3 hanggang 4. Marcos 11 talatang 17, Mateo 21:43, Acts 23. Ang dami bro eh. Ba't siya nag-side comment na ano? Unti lang daw nilatag ko, Mr. Moderator. Ano ba to? Sandali lang. Side comment yan eh. Okay na po. Huwag mo na pong tumawa. Okay. Opo. Wait lang po. Iyon doon muna tayo sa concern, no? Hayaan natin yan. Counter objection. Sige, ang sabi ko, wave ko na dahil wala naman akong gaanong nakitang nalatag niya kasi ito yung mga nilista ko. Konti lang. Kasi i-wave ko na. Okay. So, i-wave mo yung oras. Wave ko na, bro. Sige, no? Okay. So, dito na tayo sa conclusion. Tama. Okay, so conclusion na tayo. Rebattle, bro. Abali una pala. Abali una. Round 3. The Baptist Church is from the New Testament Church. Sabi dito, Baptists generally believe that the New Testament churches were Baptist character. So yung New Testament Church daw ay of Baptist character. No? Ayan. Time. Wait lang, itanong, ipakasok lang si Brodina. Wala-wala si Brodino eh. Ayan bro, time na. Pwede na siya magtanong ng second question. 7 minutes. Okay. So ngayon po, meron ka pong 7 minuto, Brother John Paolo. Sige po, mali na ka na pong magtanong. Moderator, pwede bang tag 10-10 kami dito sa rebattle? Para pantay. Para hindi naman mabitin yung mga nanonood. Sige. Okay lang ba, Brother James? Hindi ko pala makonfirm kanina. Okay lang. Sige po. Yan. Go ahead. Taga lang bro, ah. Charge, saksak mo na yung charger bro. Saglit lang. Sige, saksak mo na. Okay. Okay na bro, nakasaksak na yung charger. So, pwede na ako magtanong, mag-start. Sige po. Okay, unang tanong. Pwede na, no? Unang tanong. Sabi mo kanina in yung true all doon sa Acts 9:31. Di ba nagsinungaling ka? Katahulis yun? Nagkamali ka? Objection, Mr. Moderator. Romans 1:8 nila. Objection, Mr. Ano yung talata na sinasabi niya? Paki-clear mo na pakatatay. Moderator's time. Brother James, pwede ba makuha yung headset mic mo? Ano ba yan? Mic mo. Ayan, rinig na? Yan. Okay, halika lang. Tinanggal ko na yung mic. Lolo? Ikaw ba, brother, Paolo, naka-headset ka ba? Wala. Bumabalot eh. Actually, bro, kanina nga nasira yung headset ko eh. Kanina lang sinabi ko sa kanya. Kasi hindi kami magkarinig. Nakasaktak yun. So, kanito na lang. Ano bang pag sumagot si Brother James, pakimute mo na lang. Magmumute na lang ako na. Ah.
pag ano naman, pag next question, open mo naman, oh, parang maganda pakinggan. Bumabalik eh. Ah, sige bro, pasensya na, kanina lang nasira nung sinaksak ko, hindi ka magkarinigan eh, kaya tinanggal ko na lang. Ah, okay. Confirmatory, laboratory time, ano daw kung talata, brother James? Oh, yung sinasabi ko, yung Romans 1:8. Hindi yung Acts. Romans 1:8. Okay po. Romans 1:8. Okay. Pero sabi, pero confirmatory, nakasulat dito sa Acts 9:31 na nilatag ko sa iyo. Ecclesias Catholis. Confirmatory na basa, yes or no? No. 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 Agot. Hindi yan Catholis. Yan ay kata. Yung holos doon, yung on, hindi yung on out. Yan ay dalawang words, kata at holos. Hindi yan katolikos. Ang mangarap na katolikos. Okay, sunod na tanong ko. Pag sinabi saglit, pong... Saglit, moderator Sam, saglit ha, babalik ako. Baka dito sa akin ang ano. Ah. Nag-mute ako kanina bro eh, tapos nag-open ano na lang. Oh. Actually, hininaan ko na nga lang yung volume para... Hininaan ko rin sa akin. Tingnan natin si bro din. Yes. Shoutout mo na ang Broket. Ay, nahawak ko pala cellphone. Shoutout mo na tayo. Shoutout natin si... Okay, sige. Mag-shoutout mo na tayo. Ayan. Shoutout po kay Miss Divine Grace Bartonico. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay ano, Silver and Gold. Salamat sa pagsubaybay kay Daisy Rosario Quinto. Shoutout po okay sa inyo. Okay, nandiyan na po si moderator. Okay. Okay. So, proceed po sa pagtatanong dito nga siguro sa akin. Proceed. Proceed. Okay na siya, bro. Okay. Okay. Pag sinabi bang e-baptismen, patungkol kagad yun sa Baptist Church? Confirmatory, yes or no? Yes, bro. Yes. Yes, bro. Yes, bro. Kasi nga yung i-baptismen, pag tinignan mo yung meaning sa Strong's, bro, Baptist siya, bro. Nakalagay doon, bro. Baptist, hindi Roman Catholicos, bro. At saka yung katabi niya doon, Soma. Church yun sa Greek, bro. Soma. Hindi Roman Catholicos, hindi ganun yan. Baptist yun, i-baptismen, sir. Baptist yun. Okay po. Moderator's time. Brother James, pwede ba tanggalin mo lang yung microphone mo, yung ano na lang, headset mo na lang? Pwede ba yun? I-off mo yan? Ayun. Hello. Ayun. Yung mic mong may problema. Okay. Mic. So, next question. Malakas ba? Malakas ako? Malakas ako? Malakas. Okay. Pwede na? Tanong? Sige ba? Sige ba? So, sabi mo, yes. Pag sinabing e-baptismen or sinabi mo pa kanina yung Mark 16:16 na baptison tay, kung di ako nagdamali ng mga verb to. Eh kung babasahin ko sa iyo letra po letra na ang baptism no baptison tay patong ikinapit sa mga tasa pinggan at mga lagayan ng mga tanso pati mga pitsil pati mga pinggan at mga inumin pagkain. So ka-member niyo pala tong mga to bro, mga kutsara tinidor, inumin pagkain, mga baso, mga tasa. Yes or no, aminin mo na. Kasi sabi mo, pag sinabing baptismen, kayo agad eh. So aminin mo na, yes or no. Mali, joker mali. No. Objection, so, Mr. Moderator, bakit tama o mali yung sagot eh. Tapos sasabihin na naman niya, ba't ako object ng object, Mr. Moderator eh. Kanina pa tayo. Moderator's time. Ba, ora, huwag mong tumawa. Moderator's time. Brother James, hindi siguro talaga na-off yung mic mo. Nilapit mo pa dyan eh. Hindi na, tinanggal ko na eh. Nilayo ko na eh. Eh bro Paolo, siguro itong ano bumabalik. Ito. Hello? No? Wala na. Oh, okay. Pag magsalita si Bro Paolo, bumabalik. Kasi ganito siya, Bro Paolo, no. Ulitin natin yung tanong para malinaw. Bali i-construct mo bro ng ano, para halimbawa, pag mag-construct ka yes or no, yun lang po yung sagutin kasi narinig ko din, di malinaw na
na-construct mo yes or no, tapos nag-reconstruct ka naman ulit, tapos yes or no na naman. So, i-construct natin ang direct, bro. I-post mo na yung oras, brother Ken. Sige po, pakiulit po. Okay, sige, mag-off the mic ako pagka, no? Siguro nalimutan ko kanina. So, pakikat ng time, bro, kasi ulit to. Sabi mo kanina, narinig ka ng mga tao, pag sinabing ay baptism, no, baptison tayo, no, Marcos Disayas, is unang Corinto 12:13, patungkol agad sa Baptist Church. So, ang tanong ko, babasahin ko to showdown, letra po letra, na ang baptison tayo, baptism, ng mga Greek, meron pa nga dito noun na bautismos, eh. Patungkol naman sa mga tasa, pinggan, lagayan ng tanso, mga kutsara, tinidor, pagkain, inumin, showdown. Babasahin ko letra po letra. So, hindi naman pala showdown. So, aminin mo pala na mga kamembro nyo rin pala itong mga kutsara, tinidor. Aminin mo, kamembro nyo pala ito, yes or no? Ano? Maling-mali ka. Napakasinungaling mo. Hindi naman ibaptistimin yun eh. Yan ay baptismos, hindi ibaptistimen. Magkaiba yung baptistimen na pagkagamit sa context ng church. Ang tinutukoy mo dyan sa, nasa ano yan eh, nasa Mark 7-8 yan eh. Hindi naman church pinag-uusapan dyan. Tsaka hindi naman ang ginamit dyan sa morphology ay ibaptistimen. O, tingnan mo, nakita mo, huling kasinungalingan mo. Showdown. Sige, sabi mo, nagsinungaling ako, ibaptistimen. Tsaka objection, pwede na ako. Sabi, ito ang showdown ko. Doon tayo sa lexical na baptiso. O, sabi mo, nagsinungaling ako, showdown, babasahin ko. O, verb yung gamit mo, di ba? Tapos, baptiso sa lexical, letra po letra, showdown. Eh, kung mabasa ko to, katumbas nung ginamit mo sa lexical, letra po letra, lagayan ng mga tanso, pitchel, kutsara, tinidor, letra po letra, mga pinggantasa. So, aminin mo, nagsinungaling ka, hindi mo pala alam yung talatang babasahin ko, nag-blapping ka lang. Okay, moderator's time. Okay, ganito yung showdown. Babasahin yung baptiso sa lexical daw. Yan ay magamit sa pinggan, pitchel, kutsara, tinidor. Yan yung babasahin po. Okay, tinatanggap po ba yan negative? Showdown? Okay, counter-objection, no? Oo. Pag mabasa sige niya po sa Mark, ito counter showdown ko ha. Pag mabasa niya sa Mark 7:8 sa original Greek Textus Receptus, ibaptistimen ang ginamit, talo ako. Pero pag hindi niya nabasa ibaptistimen ang ginamit, sinungaling siya ang talo agad sa debate. Sige. Okay po, no. So linawin natin 'yan. Yan yung ha, yun yung challenge ni Brother Paulo at yung counter challenge. Agree ba ang dalawang debaters? Dito po? Objection, Mr. Moderator, kasi hindi naman ako nag-objection, so counter-objection. Kasi ang ginamit niya kanina, lexical baptiso. Mali. Mr. Moderator, counter-objection ako. Ano ba ito? Ano ba ito? Moderator's time. Ang concern mo na po ni Paulo, Brother James, pagbigyan mo muna ito. Okay po. Sige, Brother Paulo. Makinig ka muna. Bro, James, makinig ka muna kasi showdown to eh. Sa lexical siya ng lexical eh. Sige, lexical tayo. Baptiso. Direct. Baptiso. Ako mag-showdown. Ulitin ko, Mr. Moderator. Kung kasi nag-ano siya ng Marcos 7 tsaka sa kung ano-ano ng talata eh, hindi naman yun yung talatang babasahin ko. No, na natasa mga pinggan, pati mga pitchel, lalagyang tanso. No? Baptiso sa lexical. Sabi niya kasi kanina, follow-up question ko kasi ito, Mr. Moderator, showdown, baptiso sa lexical. O, lexical ka ng lexical, showdown. O, tatanggapin mo showdown ko, babasahin ko na agad. Direct, bro. Anong babasahin mo? Direct, bro. Anong babasahin mo, bro? Ang babasahin ko, yung lexical niya na pinagmamalaki na baptiso, babasahin baptiso ko, lagayin mo. Pitchel, tasa, lagayang tanso, mga tasa, mga pinggan. Na Baptist okay church din pala to sila based on okay sa premise okay nila. Okay po. Okay po. No? Pag pag mabasa mo, bro, bali automatic talo na ba siya sa debate or ano ba yung challenge, ano ba yung showdown mo nila? Sabi niya kasi wala daw akong mababasang ganun eh. Kaya babasahin ko kasi sabi niya. Oo nga po.
objection, moderator muna ito, no? Objection ito eh. So ganito bro, yung pagmabasa mo ba bro, tapos na bang debate or talo na siya, ganun ba yon? Ah, kasi showdown ito eh. In Hello po? Namumute ako, nakamute pala ako, sorry. Sabi niya kasi kanina, Mr. Moderator, nagsinungaling daw ako, wala daw akong mababasang ganun. Ngayon, nag-showdown ako kasi sabi niya nagsinungaling ako. Babasahin ko nga lexical ngayon gusto niya. Direct na nga tayo gusto niya lexical. Oo nga po bro. Kasi bro. So pag binasa ko, aminin mo lang nagsinungaling siya kahit hindi na siya talo, tuloy natin. Walang sige, ending. Sige. Ito daw yung babasahin niya, Brother James. So mabasa niya daw, sinungaling ka daw, yung baptismos daw, ano yun? Baptismos? Tama ba, bro? Baptiso sa lexical, okay. Mr. Moderator. Okay. Baptiso sa lexical. Nang baptiso sa lexical, ay lagayan ng kutsara, tanso, tenedor, at pichel daw. At yun daw ay Baptist Church. Ayun. Yun daw babasahin na niya, Brother James, dun sa talata na gusto niya po i-challenge sa'yo. So, yun ba, itirap mo ba yun? O ano po yung decision mo dyan sa kanyang challenge? Pwede ba mag-counter-objection? Kanina pa ako nag-counter, di naman pinakikinakasahan. Sige po. Ang counter-objection ko, napakasinungaling niya. Bakit? Ang sinabi ko, soma e baptistimen in morphological form. Basahin niya sa Marcos 7, soma e baptistimen. Yun ang aking counter-showdown. Pag hindi niya mabasa ang soma e baptistimen, ikaw ang sinungaling, talo ka na agad sa debate. Pag hindi mo mabasa ang soma e baptistimen, talo ka na agad sa debate. Okay, ito po. Okay po. Moderator, ang gusto kasi basahin ni Bro Paolo, baptizo. Ano ba ito? Pakimute nga. Okay. Ang babasahin ni Bro Paolo, baptizo. At ang babasahin naman ni Brother James ay baptistimen. So, hindi tayo magkasundo dyan. I-proceed natin sa next question. Ang next question ko kasi yung pakapakahulugan niya sa baptismen sa lexical daw yun, baptiso daw yun. So meron ako ditong babasahin, baptiso sa lexical. Katumbas doon sa isang may katumbas to sa isang mga talatang inano mo eh, no? Sa contextual pero hindi ko muna banggitin kasi sabi mo alam mo to. So sunod na tanong ko, so sabi mo ako nagsinungaling, di ba ikaw ang nagsinungaling, hindi ka kumakasa sa showdown ko. Gumagamit ka pa ng lexical na baptiso na ito yung church, Baptist Church sa God. So ba tayo mong tanggapin yung showdown ko, Brother James? Ikaw pa lang sinungaling, hindi ako, nag-said comment ka lang. So aminin mo, ikaw ang nagsinungaling, hindi ako kasi hindi mo alam talata ako eh. Yes or no? No. Ang sagot ko, ikaw ang sinungaling. No, pareho kayo ni Satanas, napakasinungaling dalawa. Ang aking pinapatunay na kanina ko pa nabasa, soma e baptistimen, hindi mo kayang tutulan. Maghanap ka ng isang objection, talata. Objection, Mr. Moderator. Objection, objection. Objection, Mr. Moderator. Kasi hindi naman yan, ang premise ko kasi, Mr. Moderator, hindi naman soma e baptistes. Ang sinabi ko sa kanya, Mr. Moderator, pag sinabi bang baptiso dun sa lexical na sinabi niya kanina, Baptist Church na ba kagad yun? Kayo na ba kagad yun? Nag-yes siya dun, okay, Mr. Moderator. Moderator time. Okay, mag-abide muna tayo sa rules natin kasi pakinggan ko naman yung counter mamaya at saka yung objection. Hindi po tayo maayos. Brother Paolo, ganito na lang po, no? Bilang mga debaters po kayong dalawa, ano lang kayo, bawat isa sa inyo, dapat po ay responsible kayo sa rules po. Mag-abide kayo sa rules kasi naguguluhan ako, masakit yung ulo ko sa inyo na, no? Pag sinabi po na categorical, sumagot siya ng categorical, patapusin po ang ano, ang sagot. At ikaw din po, no, sa kabila, kailangan sumagot ng categorical. Ganun po, naguguluhan na po ako. So, next question. Proceed yung oras. Diba ang tanong ko lang sa iyo kanina, yung e-baptismen, katumbas sa lexical ng baptiso? Bakit sinama mo yung soma ngayon? So, nagbago ka na. Kasi ang tanong ko sa iyo kanina, Brother James, narinig ka ng mga tao, pag sinabi bang e-baptismen, no, marami pa, e-baptistes, meron ka pa nga baptisontay, no, sa mga ibang talata mo. Meron din ako niyan. Tapos sa lexical na pinagmamayabang mo, baptiso, letra po letra kasi lexical lang yan eh. So, di ba, iyan yung tanong ko sa iyo kanina, as a premise, pag sinabing baptiso sa lexical, kayo na kagad yun?
O, binabawi mo na yun kasi kailangan pala may soma. Binabawi mo na pala yung sinabi mo kanina. Ikaw pala sinungaling, Jan 844 ka, yes or no? No, ikaw ang sinungaling, anak ni Satanas. Bakit ka ako? Ang tinanong mo sa akin kanina, ebaptistimen. Ang sabi ko, yung bang ebaptistimen, applied ba yun sa church? Yes! Dahil ang mark, hindi naman ebaptistimen ginamit dyan. Ang tinanong mo sa akin, yung bang ebaptistimen, Baptist Church ba yun? Ang sinasang-ayunan ko yung ebaptistimen na tanong mo. Hindi yung baptiso. Next question. Yung baptiso. Sid. Orthological term. Ebaptistimen. Oh, next question na bro. Pahawat ka, pahawat ka. Next question na, relax lang. Diba sa ibang talata mo, hindi naman ebaptistimen yung mga ibang talatang ginamit mo? So, hindi pala lahat ng talata mo applicable yun sa church nyo kasi ibaptisimen lang pala yung applicable. O di ko pala sinungaling, Brother James. Aminin mo na kasi ibaptisimen lang pala dapat yung gamitin mo. Hindi mo gamitin yung mga ibang term sa contextual ng Greek eh, na interlinear. So, aminin mo talaga, bro. Ikaw talaga yung nagsinungaling, bro. Hindi ako kasi hindi mo alam talata ko. Alam ko ang Biblia. Yes or no? No, mali ka at saka hindi ka nakikinig sa sagot at ikaw ang sinungaling. Bakit? No, ang aking pinapatunayan, ebaptistimen at saka baptist heis, yung Mark 16, baptist heis yun. Yung unang Corinto 12:3, ebaptistimen. Bakit ka nag-show doon sa baptizo? Hindi naman yun ang tumutukoy sa church. Hindi naman yun ang morphological form. Root word yung kinishow doon mo eh. Hindi yun ang stand ko. Ang stand ko, ebaptistimen at saka baptist heis applied yun sa mga Kristiyano, sa mga maliligtas sa church. Ikaw ang sinungaling, kapatid. Ikaw, wag, hindi ako, ikaw. Next question. Sabi mo, ako yung demonyo, so sige, tignan natin. Di ba nagkiklaim kayo na galing kayo sa Anabaptist, yes or no? Confirmatory. Oh, mga Anabaptist na hindi sumasamba sa demonyo. Yun yun. At saka, yung sasabihin mo sa akin, wala kang maipakita na may mga Anabaptist, sinabi nila, kami ay sumasamba sa demonyo. Sinabi nila, ha? Tapos merong picture ni Satanas. Yung kanilang church na sumasamba sila, kami ay mga satanista. Pag may nabasa ka, sinabi nila, talo na ako. Pag wala, sinungaling ka, mandaraya ka, hindi ka makakapunto. Next question, next question. Next question. Di ba ang original logo ng Anabaptist? Ang original logo niyan, yung pinakaunang Anabaptist dyan ng 16th century. Yung Anabaptist, watawat, nakalagay Anabaptist. Ang may hawak, demonyo. Aware ka ba doon? Ha? Nakiniklaim mo na Anabaptist kayo? Hawak-hawak ng demonyo, yung watawat, nakasulat Anabaptist. Main logo ng Anabaptist. So aminin mo na pala, meron pala kayong logo ng demonyo na galing kayo sa Anabaptist. Kasi isang pananampalataya lang dapat, iba't iba-iba. So aminin mo na bro, kayo pala yung sa demonyo. Kami, di naman kami sa demonyo. Ang logo namin sila Jesus Christ, sila Mama Mary. Kayo pala, ang logo ng Anabaptist, ang hawak pala doon, may hawak palang demonyo, nakasulat Anabaptist. So, nasa demonyo pala yon, yes or no? Nagsinungaling ka lang? No. Yes or no? No, sinungaling ka, pinaparatangan mo yung mga Anabaptist. Wala silang sinabi na ang aming pinanggalingan. Objection, Mr. Moderator. Objection mo na, Mr. Moderator. Objection pa. Hindi ko naman sinabi na sinabi nila. Ang sinabi ko, Mr. Moderator, teka muna, nag-object ako sa direct naman ako sa moderator eh. Ang sinabi ko, Mr. Moderator, yung logo ng Anabaptist, nakasulat Anabaptist, ang may hawak demonyo. Yun yung Mr. Moderator, ba't saan siya pumupunta na sinabi? Sige pa. Counter-objection? Counter-objection. No, wag mo kaming paratangan. Kasi walang Anabaptist na nagsasabi, ang aming doktrina kay Satanas, ang aming plug ay si Satanas ang gumawa at si Satanas ang aming sinasamba. Mali ka! Napakasinungaling mo, wala ka nga pinapakita sa akin. Okay, okay. Moderator's decision. Sinabi nila, si Satanas ang gumawa sa aming doktrina at aming church. Tama na. Okay. Moderator's decision, next question. Proceed. Next question. Aware ka ba na ang Anabaptist ang may hawak logo? Hindi ko sinabing inamin nila kasi wala naman na amin dyan eh. Teka mo na, apakat mo na nga ng, sige, okay na. Okay na, may nagbukas ng iba. So, ang showdown, kung may maipakita ko sa'yo, ang original ng logo ng Anabaptist, na kiniklaim nyo na galing kayo doon, ang may hawak-hawak ng logo ng Anabaptist, o tawat ng Anabaptist na nakasulat, hawak ng demonyo.
hawak-hawak ng diablo na baptist na klinim nyo kayo. Aaminin mo na na, hindi sila aamin, pero ang logo nyo, showdown, ipapakita ko sa mga tao, hawak ng demonyo, anabaptist na logo. Showdown, tanggapin mo yung showdown ko, papakita ko yung picture. Showdown to Mr. Moderator, ha? Sige. Ano ngayon? Hello. Sige po, ano po? Showdown. Anong tanong po doon po? Sige po. Showdown, Mr. Moderator, ipapakita ko dito sa mga tao na yung logo ng anabaptist na clinic claim ni Brother James. Ang may hawak ng logo, demonyo, papakita ko, showdown. Tanggapin mo yung showdown ko, Brother James. Pag may naipakita ko. Tatanggapin ko, pero ito yung counter showdown, no? So, di na magka-counter showdown ako, kasi diniintindihan ito. Sige po. Counter showdown ako. Ang counter showdown ko, ipakita mo na ang first century Anabaptist, ha? Meron silang Satanas na logo. Pag napakita mo yung first century Anabaptist, may Satanas na logo at flag, sinabi nila at hinawa kanila, talo na ako, pero pag wala kang maipakita na ang first century Anabaptist ay mayroong flag na logo at Satanas na nakalagay doon, sinabi nila, talo ka na agad pag wala kang maipakita. Moderator's decision. Tama na. Pag sinabi ko na moderator's decision, wala nang mag-ingay. Okay po? Pag tigil po. Based po sa rules natin, itigil natin yung debate pag hindi paawat. Kasi yung ating pag-usap, kaayusan po mga kapatid, no? At hindi po kayong dalawa ang magbibenepisyo po nito. Ang magbibenepisyo po yung audience kung may makuha ba sila sa inyo. Okay po? Gawin po nating edukasyonal na pag-uusap. Okay? So, moderator's decision, next question. Hindi po magkasundo. Oh, next question. Meron ka bang may papakita na Anabaptist na sa first century? Sige, habang may time, may pakita mo. Hindi showdown na, meron kang may papakita? Kasi alam ko yan eh, Brother James, alam ko yan. Sige po. Bro Dino, sabi ako mag-request sa akin. First time. Bro Dino, sabi niya kasi kung may first century Anabaptist na. No? Bro, paano bro pag napakita ko bro Dino? No? Na sa first century, according sa history, ha? Ay merong Anabaptist. Tatanggapin ba niya bro Dino? Talo na siya sa debate na to. Sige, counter objection. Sige, kapa dyan. Ang counter objection ko, moderator, alam ko kasi yung ipapakita niya. No? Yung term lang na gagamitin niya, sabihin na natin, kasi ang ibig sabihin ng Anabaptist, rebaptize. Direct po, hindi po. Wait lang po. Bakit siya nag-showdown? Sige, Mr. Moderator. Wait lang, bro, Paulo. Pag objection po, linawin po natin. Hindi ko rin nakukuha sa inyong dalawa. Ano ba talagang pinupoint ninyong dalawa eh? Okay po? Wala na pong oras, oh. Conclusion na ito, direct eh. Ito. So, ano pa yung objection po? I-direct po sa moderator, hindi kayong dalawa mag-explain. Ang objection ko, Mr. Moderator, ba't siya nag-showdown? Ang gusto ko sana, Mr. Moderator, maipakita niya yung referensya bago magsara yung cross-examination para i-review ko kung tama ba yung referensya niya. Ba't siya nag-showdown, Mr. Moderator? Yan lang, Mr. Moderator. Hindi po, yan lang, bro. Huwag ka munang kumawa, bro. Direct lang muna po, no? Hindi ko maintindihan kasi. Okay, direct lang muna tayo. Okay, ang request niya po, ipakita sa screen ang referensya. Pwede ba yon? Pwede. Tanong yun eh. Pwede. Sandali. Pwede. Ipakita muna po, para proceed natin sa next question. Okay, basahin ko ba? Sige, kasi naka-off time naman tayo eh. Tingnan mo, academic, Anabaptist. Ideas of Anabaptism, Rebaptism has existed at least since the second century at the Baptist also point to the first century. Ha? Kaya sinungaling ka na pinaparatangan mo na kami daw ay sumasamba sa demonyo. Okay pa, moderator's time. Bro. Okay. Ipakita lang po sa screen, enough mo na po yung ano, yung pagsasalita, no? Ipakita lang po, no? Wala po pong paliwanag. Okay. So, isang tanong, pagbibigyan natin ng isang tanong. Next question, proceed ang oras. Sige, ang nakasulat ba dyan?
nag-exist yung Anabaptist Church o yung ideas ng rebaptism na heretical? Ano ang nakasulat tama dyan? Kasi alam ko yan, bro, eh. Ang ideas na rebaptism. Moderator's time, bro. Direct na tanong, bro. Wag mo nang alam mo yan o hindi. Itanong lang po, opo. Sige, ang tanong ko, Mr. Moderator, ano ang nakasulat dyan letra for letra? Na ang Anabaptist Church since nung first century o yung ideas ng rebaptism? Pili siya sa dalawa, Mr. Moderator. Existed nga. Objection na naman, eh. Hindi ka naman sumagot ng categorical, bro, eh. Kaya tayo dito matumatagal tayo, eh. Hindi naman existed yung tanong ko. Eh, object ka, bro, sa moderator. Anong object po? Kasi objection, ano daw? Huwag na lang, bro. Naubos na ng time. 1 seconds na lang, eh. Hindi naman categorical, tas magagawa. Pumasok siya sa objection. Iwanan ko nga kayong dalawa yan. Gulo-gulo nyo. Sige, bro. Sige, Mr. Moderator. Sorry. Mali ako doon. Sige na. Pasensya na, bro, ah. Sabi ko, moderator's decision po, makinig naman kayo sa moderator. Pag sinabi yung tahimik muna, kasi gusto natin kaayusan, eh. Ano po? Ano ba yan? Okay. Ano yung objection dito na hindi na pagkasunduan? Kaya nga po, may moderator kayo, eh. Sa susunod, kung hindi po kayo makinig, huwag na kayong kumuha ng moderator. Dalawan lang kayo mag-usap. Parang ganun po. So, ano po yung ino-object mo dito, bro Carlo, yung hindi niya nasagot? Para po malinaw natin yung categorical po. Apo. Ang objection ko, Mr. Moderator, baka sabihin niya sinapawang ko na naman siya sa iyo kung mag-object. Ang categorical ko, Mr. Moderator, ano yung nag-exist on that time? Yung ideas ng rebaptism na heretical daw kasi tinanggihan yung bautismo sa sanggol, o Anabaptist Church existed nung first century, second century, hanggang fourth century? Pipili siya doon, hindi existed kagad, eh. Direct explanation, eh. Ayun lang, Mr. Okay, Moderator. Linawin, bro. Linawin muna yung pagpipilian. Yung idea o ano? Ang existed dyan, brother? Ang ideas ng rebaptism o Anabaptist Church na tanong ko? Sige. Sagot. Pwede na ako sumagot. Okay. Ang idea daw po, Brother James, o ang existence daw ng Anabaptist? Existence ng church ng Anabaptist. Sabi dyan, no? Also point to the first century example of the Apostle Paul, practiced by the believers from the churches. O binasa mo, ayan, no? Malino. Okay po, ayan, time na po. Okay na time. Sino bang affirmative kanina nga? May rebuttal pata siya. Rebuttal ni Jan Paolo. Final round. Hanggang 11, dami kong alam na talata. Ikaw nga wala, eh. Zero ka nga, eh. Mga talata mo, yung verb, ginawa mong noun. Base sa lexical. Tapos lalatagan ko lexical. Mga kutsara, tinidor, lexical. Baptiso sa lexical. Windang na. Kaya kamember nyo pala to, eh. Mga baptiso. Meron pa nga dito noun na baptis. Time. Sa inyo, verb lang. Okay, time na po. At dyan nagtatapos yung rebuttal presentation ni Brother Jan Paolo. Mukhang di na nakapasok si Brother Dino. Anyway, tutuloy natin ito sa rebuttal. Cross examination ni Brother James, 10 minutes. Brother James, mag-umpis ang oras mo pag nagtanong ka na. Go. Mag-mute muna ako, Mr. Moderator. Tapos pag nagtapos siya magsagot, mag-unmute ako para walang echo. Okay, sige. Ano kong tanong, no? Kasi sabi mo, sabi mo kasi 16th century lang ang mga Anabaptist. Tama ba yung narinig ko? Mali, yung 15th century, bro. Yung logo ng mga Anabaptist na galing kayo doon, ang hawak-hawak ng logo nila sa demonyo. Marami pa nga akong alam na iba. Objection? Okay, objection. Objection muna, Brother James. Opo. Mr. Moderator, ang tanong yes, ko sa kanya, no? Sabi ko, tama ba na sinabi mo kanina na 15th to 16th century nag-start ang Anabaptist? Tama ba yon? Yes or no? Okay, pakisagot na lang, Brother Jan Paolo. Yes or no? Tapos paliwanag. Go. Nari ba niya? Ayan, antayin natin. Ako, ang pantayin pa tayo nito. Ano? Hindi tayo na. Okay, nawala. Sige po, para papasok na po ang ating
kasama yan sa panig ng RCC. Okay na. Hello, bro. Yan, okay, check mic. Yun, check mic, okay. Sige, sorry, bro. Paulit po, no? Okay lang, bro. Ganon din dito, nababawasan ang battery natin habang naka-charge. Sige, paulit muna ng question mo, Brother James, at tutuloy natin ang oras. Ulitin ko yung tanong ko. Bro, ano? Yes, paulit na po. Paulit. Ready ka na, ano? Jet Boy Letra? Sige, bro. Ready na para okay, matapos. Okay, go. Okay, ito. Okay, ito sa'yo, no? Tama ba na sinasabi mo na 15 to 16 lang nag-start ang Anabaptist? No? No? Tama ba yung narinig ko? Yes or no? Yes, based dun sa reference na binigay mo, pag binasa mo yun sa taas, 15th century lang. Yung binasa mo, bro, na 3rd and 2nd, 3rd and 4th century, ideas yon. Tapos si Pablo naman, yung rebaptize niya, iba dun sa mga Anabaptist. Kasi ang Anabaptist, kaya sila nag-rebaptize. Next question. Okay. So sabi mo, bro, ang Anabaptist ay nag-start lang 15th to 14th century. Bro, paano pag mabasa ko, bro, sa Catholic website niyo, bro, Catholic mismo ninyo sa inyo, na ang Anabaptist nag-start na, nakikita na, 3rd to 4th century. Tatanggapin mo ba yon? Hindi. Hindi, kasi mali ang unawa mo dyan. Itaas mo lang, bro. Yung Anabaptist, sa pinaka-intro niyan, 15th century. Huwag kang magpikintyos dyan kasi ang babasahin mo, bro, yung heretic na idea ng mga Anabaptist, ni-restricted na nung 3rd and 2nd century, 3rd and 4th century. Mali ka nang binasa mo, bro. Talo ka tuloy. Next question. Next question. Sangayong ka ba dito? Sabi niya sa ibin ng inyong ano, sabi niya inyong Catholic Encyclopedia, sabi dito, Anabaptist origin and history. Ayan na. Origin and history. The question of the validity of baptism appears in two great phases in ecclesiastical history. The first controversy raged in an early date, 3rd and 4th century. So yun daw Anabaptist origin history, nakita na daw 3rd and 4th century. Tanggap mo ba yan? Yes or no? Mali, hindi ko tanggap. Tanggap kaya nakategorya. No? Moderator's time, yes or no? Yes hindi, or no, moderator's time? No. Hindi. Moderator's time? No. Okay, sige, no. Sige, tuloy, paliwanag. No daw, hindi. Go. Nagsinungaling ka, nakalagay lang dyan sa title, origin and history. Pero pag binasa mo ng buo yan, hindi mo naintindihan, yung idea na rebaptizing doon sa 3rd and 2nd century, restricted na kasi heretical, ang nag-execute niyan, mga katolikong heretic. Itaas mo next yan, bro. Next question. Next question. Ayan nga. So, ibig sabihin, tutol ka dito sa Anabaptist, sa Catholic Encyclopedia, yung Anabaptist, no? Tutol ka na ang origin at history ay 3rd and 4th century nakita na. So, tutol ka nga dyan sa inyong Catholic Encyclopedia. Tutol ka, yes or no? Tutol sa unawa mo, hindi dyan siya kasi ang sabi dyan, basta... Objection, yes or no? Tutol ba, yes or no? Yun po muna ang dapat marinig, bro, Jan Paolo. Yes or no, then paliwanag. Kasi Mr. Moderator, okay. Under objection, tutol ba, yes or no? Dapat tutol okay, ka sige. Ba? Objection muna si bro James. Ano yun muna, bro James? Ang tinatanong ko dito sa ano, hindi yung unawa kong sinasabi kung tutol ka ba sa unawa ko. Okay, sige. Tutol ka ba dito sa inyong Catholic Dictionary Encyclopedia? Tutol okay, ka ba nakuha ko na. Oh, tutol ka ba? Yes, okay. So, tutol ba daw doon sa nilatag niya, hindi yun sa unawa niya? Okay, bro Jan Paolo, may counter ba? Sasagot ka na. Ang counter objection ko, Mr. Moderator, kung dyan sa may isa may nilatag niya, Mr. Moderator, showdown, papalagan ko yan, itaas niya lang. Anabaptist, nagsimula 15th century. Niloloko nito mga tao eh. Alam ko yan, okay, James. Okay. Sige, diretso na tayo. Moderator's decision. Paki-reconstruct mo na lang yung question mo, Brother James. Okay, sige. Go, next question. Ang tinatanong ko, itong ano nyo, Catholic Encyclopedia nyo, tinatanong ko dito nakalagay sa number 2, origin history. No? Tutol ka ba dyan? Dito nga, tutol ka ba dito sa inyong Catholic Dictionary na ang origin history ng Anabaptist at 3rd and 4th century, nandoon na? Tutol ka ba dito sa inyong Catholic Dictionary? Tutol ka o hindi ka tutol? Tutol ako sa pagkabasa mo.
Mali yung pagkabasa niya, Mr. Moderator. Hindi sinabi doon ni Anabaptist, founded first and third and fourth century. Niloloko nito mga tao eh. Basahin mo nga ng buo yan, Brother James. Objection, objection. Okay, objection muna, objection. Meron pang 7 seconds na pagsagot. Ano yan, Brother James? Ang tinatanong ko, hindi yung aking pagkabasa. Ang tinatanong ko lang etong nakalagay. Basahin ko okay. Sa kanya. Ako, ha? Ang sabi dito, okay. Origin and history. The question of the validity of baptism appears in two great phases in ecclesiastical history. The first controversy reached an early date, 3rd to 4th century. Okay, okay. Sige, Bro James, nakakuha na natin. Ayun daw yung ano, concern niya, Bro John Paulo, doon sa ano, nilatag niya na Catholic cancer. So, may counter-objection ka ba? Sige, Mr. Moderator, sagutin na para matapos okay, na. Okay, sagutin mo na. Ano, tutol o hindi tutol? Okay, meron ka pang bigyan kita ng 10 seconds ano, na pagsagot. Sige, basta nasagot ang categorical, hayaan natin ang sumasagot. Ano? Sige, tuloy, sagot. Hindi ako tutol kasi binasa mo na ng buo. Wala kang nabasa yung Anabaptist founded nung 3rd and 2nd century. Ang sabi dyan, restricted. Yung kagaya ng idea ng Anabaptist, restricted pa lang 3rd and 2nd, 4th century kasi heretic. Tsaka hindi Anabaptist yung Anabaptist church yan. Ang ano dyan, yung mga naging heretic na mga obispo na Katoliko, binasa ko yan. Itaas mo nga yan, bro. Ang nakasulat dyan sa next taas. Next question. Anabaptist, century. Next question. Okay, salamat sa pagsagot at sa pagtutol. Tanong. Next question. Sang-ayong ka ba dito sa inyong Catholic Dictionary Encyclopedia? Na ang Anabaptist, ang meaning niyan ay rebaptizer. O, rebaptism o rebaptizer. Sang-ayong ka ba dyan? Rebaptism o rebaptizer. Sang-ayong ka ba dyan? Yes or no? Yes, kasi ang ana means repeat. Yung baptist, baptist baptizer. Pero yung iba yung rebaptizing ni Paul, iba yung rebaptizer ng Anabaptist. Ang rebaptizing ni Paul, nire-reject niya yung inuulot niya yung bautismo ni John the Baptist. Yung mga Anabaptist, nire-reject yung infant baptism kaya naging heretic. Next question. Century. Next question. Ang sabi mo, sang-ayon ka sa inyong Catholic Encyclopedia na ang Anabaptist ay rebaptizer, no? Sang-ayon ka. So tanggap mo na ang rebaptizer Anabaptist, tanggap mo, yes or no? No, kung ikakapit mo yan kay Paul kasi ang Anabaptist na sinasabi mo na gusto mong palabasin, nireject nila yung infant baptism. Si St. Paul, inulit niya yung bautismo na galing kay John the Baptist. Itaas mo nga yan, bro, yung Catholic Encyclopedia. Nakasulat dyan, showdown. 15th century, lumitaw yung Anabaptist eh. Pick and choose ka, dinodoktor mo yung ano namin, binasa ko yan. Next question. Next question. Okay. So sabi mo kanina, tanggap mo na ang Anabaptist, rebaptizer, rebaptism. Sabi mo, oo, kanina, no? Ang tanong ko, kung sang-ayon ka na ang Anabaptist ay rebaptizer, tanong, si Pablo ba rebaptizer, yes or no? No, kung kagaya ng Anabaptist, kasi ang Anabaptist, nireject yung infant baptism. Si St. Paul, sabi niya, hindi ko na lang naiyan. Teka mo na, Mr. Moderator, pampakat, nag-i-echo ako eh. Okay. Okay. Pangit sa live. Okay naman. Okay naman yun. Ano? Audio mo. Nag-echo kasi ako kay Brother James kasi nag-mute ako every time na magsalita siya. Tapos mag-mute din siya every time na magsalita sana ako. Nag-echo. Tinan mo. So yeah, siguro mag-mute si Brother James pag sumasagot ano si Brother John Paulo. Siguro paulit na lang muna yung question, Brother James. Brother John Paul, paulit muna natin question ha, para tuloy-tuloy na rin pagsagot mo. Sagot na lang siya, bro. Sumasagot na siya. Pasagutin ko na lang daw. Oh. Sige, okay, ko lang. Sige, pa. Sige. Pero, sa'yo yata, Mr. Moderator. Nag-echo eh. Hindi yata kayo. Sige nga. Wala namang echo sa akin. Sige, mumute ako. Yan, salamat. No, kung ikapit mo yung Anabaptist kay Paul, kasi si Paul, sinabi niya dun sa Efeso 4 yata yon, sabi niya, mayroon lang tayong iisang bautismo. Inulit niya lang yung bautismo ni Gian da Bilabid. Yung Anabaptist, nireject yung infant baptism. Kaya nung ginawa yan ng mga pari na Katoliko, 3rd and 4th century, nirestricted na yan. Tapos, next yan, question. Anabaptist. Next question.
Okay. So ang sabi mo, tutol ka na si Paul ay rebaptizer. Kasi sabi mo kanina, ang Anabaptist rebaptizer. No? Tapos tinanong kita, si Paul ba ay rebaptizer? Sabi mo, no. Bro, paano kung mabasa ko ulit, bro, sa inyong dictionary, bro, na si Paul ay rebaptizer, bro? Tatanggapin mo ba, bro? Yes or no? Hindi ko nga tatanggapin. Tignan mo nga yung explanation ko, bro, ah. Ang Anabaptist na pinapatungkulan mo, nag-rebaptize nila kasi nireject nila yung infant baptism. Si Paul, nag-rebaptize siya. Yung galing sa bautismo ni John the Baptist, eh hindi dapat sa pangalan ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo sa utos ni Jesus Christ, Mateo 20. Next question. Next question. Makita ko sa kanya. Tanggap mo ba tong dictionary ninyo? 1910 Dictionary of the New Catholic Dictionary. Tanggap mo ba dyan na rebaptism, Paul's doctrine? Tanggap mo yan, hindi? Hindi ko tanggap yung unawa mo dyan. Objection, Mr. Kasi Moderator. Objection, Mr. Moderator. Hindi eh. Sige. Objection? Objection, objection. Okay. Hindi kita tinatanong sa unawa ko. Basahin ko sa iyo, ha? Tinatanong lang kita. Ang sabi dito, okay, okay. New Catholic Dictionary, Saint Paul's Doctrine, Rebaptism. Tanong, sang-ayon ka ba sa Bible Dictionary nyo, ng New Catholic nyo? Sang-ayon ka ba sa dictionary nyo o tutol ka sa dictionary nyo? Okay, sasagot ba si Bro Jan Paolo? O counter-objection? Ang counter-objection ko, Mr. Moderator, sinagot ko na nga kanina, si Paul nag-rebaptize. Dahil, sinagot ko na yan, dahil inuulit niya yung baptismo ni John the Baptist. Na-baptist, nag-rebaptize, nireject yung infant baptism, tapos ipipilit niya sa, sinagot okay. ko na yan kanina eh. Ulit-ulit. Okay, okay. Sige, pakireconstruct ulit yun, question, Brother James. Tapos pakisagot lang yung yung categorical Brother Jan Paolo, tapos yun sa wag hindi yun unawa yung tinatanong, hindi yun unawa yung sasagot. Okay, go tuloy Brother James. Malino yung tanong ko. Ang sabi ko, sang-ayon ka ba dyan sa inyong 1910 New Catholic Dictionary? Rebaptism, Saint Paul's Doctrine. Sang-ayon ka ba sa dictionary nyo o tutol ka sa dictionary nyo? Sang-ayon ako sa dictionary, tutol lang ako sa pinapalabas mo na si Paul. Anabaptist, ano ka ba? Ang Anabaptist, basahin mo nga yung nilatag mo kanina, itaas mo yon. 15th century lang lumitaw sa intro. Tapos yung binasa mo dun sa origins, yung origins ng doktrinang heretic na Anabaptist, na-adapt ng Anabaptist na... Next question, next question. Okay. Next question. Okay, salamat sa pagsang-ayon. Next question. Tanong ko, no? Sino ang founder ng papacy sa pagkaalam mo? Sino ang founder ng papacy sa pagkaalam mo? Objection, Mr. Moderator. Ba't napunta sa papacy? Okay, objection. Ba't napunta sa papacy? Kaya kong sagutin yan, Brother James. Okay, so... Yes lang tayo. So yun yung objection niya. Siguro pakireconstruct mo yung question mo, Brother James, na papasok sa True Church. Ayan. Oh, may counter-objection ba? Counter-objection ko, second rebuttal na to, pwede na magtanong ng kahit ano according sa paksa. Kasi nga, kasama sa paksa yun, tinatanong ko foundation, founder. Okay. Okay, pasok ito, Brother John Paolo, dahil True Church at founder ng True Church ito. Kaya valid ang kanyang question. So, pakiulit mo yung question at sagutin na lang Brother Jan Paolo para tuloy-tuloy tayo. Sige, pakiulit Bro James. Kaya ko tinanong yun kasi nga foundation ng may kalaman sa pundasyon. Kaya nga tanong ko, aral naman din yung papasi. Ang tinatanong ko sa iyo, sa pagkaalam mo, sino ang founder ng papasi ayon sa kasaysayan? Sino? Oh, sige, dahil nirerespeto ko ta Mr. Moderator. Teka, pa-mute muna Mr. Moderator. Nag-eco talaga ako. Okay na, nakamute ka na, no. Ang founder ng papacy, hindi ng truth ng church, si St. Gregory. Kaso nga lang, ang kaya siya naging founder kasi ginagamit ng mga sa West yan, sa Church West. Yung lahat ng ubispo nila puro pope. Sa Alexandria naman, patriarch yung ginamit nila. Ang ginawa ni St. Gregory, ni-restricted niya, dapat ang pope lang, isa lang. Pero since nung
first second century ginagamit. Next question. Next question. Okay. Next question. Ulitin ko. Sang-ayon ka na nga ayon sa sagot mo na ang founder ng papacy ng Roman Catholic ay si Pope Gregory. Sang-ayon ka nga doon sa sinabi mo. Yes or no? Yes, kasi nga, baka i-edit nyo na naman to. Papacy yun, hindi true church. Kaya siya naging founder ng papacy kasi inayos niya yung, kasi magulo lahat, maraming gumaga-objection, Mr. Moderator, nagugulo na naman si James eh. Palakpak, palakpak. Objection? Oh, may warning ka, Brother James. May warning si Brother James, ano, unpro yan, ano, pumapalakpak. Sige, tuloy, by letra. Salamat. Sige. Oh, ang founder ng Papa si St. Gregory kasi nga binigyan niya ng kaayusan yung pagsabi ng Pope pero early pa marami nang gumagamit ng Pope kaya nga siya naging ano founder para bigyan ng kaayusan ano lang sa iisang tao kasi yung mga obispo sa base puro Pope lahat yun eh. Sa St. Alexandria patriarch naman yung ginagamit nila. Time. Time na po. Okay, doon po nagtatapos. Sa wakas, natapos din ang kanilang rebuttal cross-examination. At ngayon, dadako na po tayo sa closing remarks or conclusion.